Hello mga loves! Another vlog na naman po tayo today. It's me again, Dazin Corn. Welcome here in my YouTube channel. Hello mga loves! Welcome back ulit sa panunood ng aking mga vlogs. At today's vlog ay kadalasan sa island, ang masarap na ulam talaga yung tinulang isda. At ito, nakikita nyo, fresh na fresh pa talaga yung isdang nakuha ng aking tatahuli. At yan, sila talaga yung binibidyohan para sila yung aking mga supporters. Ayan, fresh na fresh pa talaga yung isda. Buhay na buhay, kinakatay. Ay, ano ba? Buhay na buhay, tinatanggalan nila ng kaliskis para maging malinis ang pagkain natin ng tinulang isda. Ito talaga ang the best, lalong-lalo na sa island tayo nakatira. Most of the time, masarap kapag may fish tayo sa pagkainan. Ito, nakikita nyo, kumikisay-kisay pa talaga yung isda natin, buhay na buhay, ang sarap niyan. Pero gawing tinolang isda lang natin to, pang ulam sa araw-araw. Kuhaya nila sa punot. Ang punot ay net fishing din yan. A kind of sa paghuhuli ng isda. Pero hindi naman siya totally na itatapon sa dagat or nanatili lang yan sila sa dagat. Yung net. So ayan, kinakat na ni, ikakat na ng aking ama. Tatahuli. Ayan. Anong klaseng isda to? Hindi ko nga alam tong isdang to. Pero masarap to mga loves, lalong-lalo na kapag fresh na fresh pa yung isda na itutula. In Tagalog, tinulang isda. More on that. Chicken yan eh. Pero sa isla naman, kapag tinatawag na tinola, most of the time, isda yan ang tinola. So, ayan naman ang aking mama sa gilid. Ewan ko ba kung ano yung tinatanggalan niya. Mayroon silang hito na kuha sa, ano, tsaka guno. 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 Yan talaga yung kadalasang ulam. Ang guno, masarap ang sabaw, malinamnam. Pero, ganyan ang the way sa pagkat ng malaking isda. Pinapalo, ganun pala yun. Hindi ko pa naranasan niya magpalo ng isda. Ayan, aray, yan sakit. So, ngayon, itutulan na natin after that. Nakat na ng aking ama. Lagyan ng tubig. Tsaka, ayun, nilalagay na natin yung isda. Yun yung the way ng pagtinulang isda sa isla. Na in Bantayan Island. Kung kayo ay hindi pa nakapunta ng Bantayan Island, hoping na mabisita nyo rin yung aming isla. Ang isla ng Bantayan. Maraming beaches din doon. Ganda ang dagat. So, ayan. Lagyan na natin ang ano, sibuyas dahon lang po ang gagamitin dahil alam nyo na ang sibuyas na buo or roots mahal sa Pinas. So ayan, pwede na yung sibuyas dahon dahil dollar na yung isang kind ng sibuyas. So masarap na yan, talagyan ng lamas tsaka espada. So espada, green pepper or hot pepper is this. Mas masarap maanghang ang tinulang isda. So, lagyan din natin ng kamatis. Uy, tinitipid ang kamatis nila. So, kalahating kamatis lang. So, ayun lang ang pagtula natin mga loves. Lagyan ng tubig. Ilagay ang isda. Tsaka, lagyan ng lamas. Or mga yan, mga ganyan. Hindi ko maalala kung anong sa Tagalog yun. Basta kay lamas. So, ayun na. At saka, ilalagay na natin yan sa apoy. Tsaka, itong time na to. So, ayan. Ang ating naka-view ay ang aking brother yan. Kinukuha na niya yung isda dahil naluto na pala nila. Ayan, sarap yan. Masarap na masarap yung fish na lalong-lalo na buhay pa. Galing pa sa dagat.
So, sarap humigop ng sabaw. Tsaka ang lasa ng fish na yan kapag fresh pa talaga, as in hindi pa siya talaga nalalagay sa freezer or napro-frozen or nalagay sa refrigerator, is malinamnam, manamis-namis. So, masarap ang higop ng ating kain yan. So, thank you for watching mga loves. At sana nagustuhan nyo ang vlog namin.